sa Albert Esquerra. Siya yung pinaka-pinagkakatiwalaan ni Ma'am Lucille sa lahat ng Waya Council. Ako to bilang nawala. Tapos sinabi nila na nag-resign to, nagpunta ng ibang bansa. Pero sobrang sabay na sabay yung pagkawala niya sa pagkawala ni Kuya Julio. Pati nga yung dad mo, yan, si Tito Abraham. Naniniwala siya na may kinalaman to kung nasaan si Kuya Julio. Ba't hindi nalang natin sabihin kay dad yung tungkol dyan sa Esguera na yan? Di ba nga sinabi ni Tito Abraham, hindi siya pinagkakatiwalaan ni Ma'am Lucille o kahit na sino mga Waya. Sigurado ko na hindi rin magsasabi sa kanya ng totoo si Mr. Esguera niyan eh. At feeling mo naman sa'yo meron. Lia, kahit makapasok ka sa party bukas at makausap siya, sa tingin mo ba sasabihin niya sa'yo yung totoo? Kakampi niya si Tita Lucille. Hindi ko talaga alam kung paano gagawin, pero ano ba kailangan ko itong subukan? Lia, alam mo, I just think it's a bad idea. Bukas pagdating mo sa party, makikita mo si Clarice at saka si Tita Lucille. Ano? Patay ka na naman. Nakalimutan mo na ba? Lahat bukas ang tao nakamaskara. Di ba yun ang tema ng party ni Clarice? At merong isang guest na hindi na-confirm. Gagamitin ko yung invitation niya para makapasok ako. At knowing Clarice, mas gustuhin niya yung grand entrance siya. Kaya meron pa akong enough time para magawa yung mahala akong gawin. Bago siya dumating. Ewan ko ba sa'yo, Lia? Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto mong pinapahamak yung sarili mo, eh. Bata pa lang tayo kapag inaaway ka ni Clarice, hinding-hindi ka umaatras. Kaya alam mo, ikaw yung laging pinag-iinitan, eh. Kaya gusto mo akong maging kaibigan kasi dyan sa dati mong best friend si Clarice. Ay nako, huwag mo nga papaalala sa akin na naging kaibigan ko yung babaeng yun. Miriam, kailangan ko talaga tulong mo para bukas. Sige na, please, mag-oo ka na bago ko umalis ngayon, oh. Ayun pa nga ba? Oo na, sige na, tutulungan na kita. Thank you talaga. Salamat. Ano na ako, eh? Tutulungan na nga kita, tapos bigla mo akong iiwan. Saan pupunta? Alam mo na, dahil utos na ni Clarice. Meron siyang meeting with Mateo Rodriguez na kailangan ako pumunta. Sige. Thank you. Reservation under Mr. Rodriguez. Yes, ma'am. Kanina ko po siya nasa place. Thank you. Ms. Zaragoza, let me apologize again about last night. How unfortunate. I'm sorry. If only I knew who you were, I could have... Hindi mo ako dapat muntik ng sagasaan. I'm sorry, Mr. Rodriguez. Hindi ako si Ms. Zaragoza. I'm Lia, her executive assistant. Hindi kasi makakapunta si Ms. Zaragoza ngayon, and she's very sorry. So, you're telling me na sa isang meeting involving a multi-million peso proposal, isang sekretarya ang pendala ng kumpanya mo? As I've said, I'm her executive assistant. No, I heard you. Isa kang glorified secretary. I don't believe this. Glorified secretary. Well, kung ayaw makipag-usap sa isang glorified secretary, ito na lang. Pumunta ka na lang dito. Birthday party ni Ms. Zaragoza. Ano lang kayo mag-usap? Excuse me. I'm very sorry. Hindi ko dapat sa'yo binuhos ang galit ko. Importante ang deal na to sa Simon Land Holdings, kaya hindi lang ako makapaniwala na hindi mismo si Ms. Zaragoza ang kaharap ko ngayon. So, maybe you can tell me kung nasan ang boss mo. Pwede ko siyang puntahan. Hindi kasi ako authorized na magsabi ng whereabouts ng employer ko eh. Sige na, Lia. I'm sure kaya mo akong pagbigyan. Hindi ako pwede magsayang ng oras. Kailangan mo unahan ko ang kompetisyon. Kaya, Lia, sasabihin mo sa akin nasa ng boss mo ngayon. Nasa ng boss mo. Since glorified secretary lang ako,
Hindi ko pwedeng gawin yun. Excuse me.